isa-isahing ako po. It's showtime! 58 years ago, March 16, 1957, nagising ng alas 4 ng umaga ang Pangulo ng Pilipinas, Ramon Magsaysay, mula sa isang masamang panaginip. Mayroon daw siyang binaril at hindi na nakatulog. Kinaumagahan matapos mag-almusal, binisita niya ang kanyang mga magulang sa May Singgalong. Binisita rin niya ang kanyang kapatid na si Nene at nakipaglaro pa sa mga pamangkin. Bumalik ng palasyo upang magpagupit ng buhok at magtanghalian kasama kanyang first lady na si Luz at anak na si Tita. Sa pinakaunang pagkakataon, hiniling ni Pangulong Monching kung maaari ay samahan siya ng asawa papunta sa airport. Hindi raw gumagawa ng ganitong sentimental na hiling ang presidente. Ngunit, nang makitang antukin pang asawa, sinabi ni Magsaysay, huwag na. Sa unang pagkakataon din, nang magpaalam, hinalikan niya at niyakap ang asawa sa harap ng ibang tao. Sa airport, tila nakita siya ng isang babae na tila parang may maliit na halo sa ulo tulad ng isang santo. Sumakay sila sa presidential plane Mount Pinatubo. Ipinangalan niya ito sa bundok kung saan siya lumaban bilang pinunong gerilya noong World War II. Pagdating sa Cebu, ng alas 3 ng hapon, agad na sinimula ng Pangulo ang kanyang punong-punong schedule. Siya mismo nagdala sa Cebu ng isang gamot na hiniling sa kanya para sa isang hindi niya kakilala, si Cornelio Faigao, at dahil dito, gumaling sa pagka-comatose kinalaunan ang nasabing may sakit. Nag-courtesy call sa mga bahay ng dating Pangulong Sergio Osmeña at Monsignor Julio Rosales. Nagbigay ng speech sa 4 na universidad, nagpamasahe at naghapunan sa isang kaibigan. 13 katao ang kumain sa pagkainan. Nakipag-usap pa at sinikap na ipag-ayos ang mga nag-aaway ng mga politiko sa Cebu bago magbigay muli ng talumpati sa Club Filipino sa harap ng mga pinakamayayaman sa lalawigan. Maghahating gabi na noon. 9 na oras na siya sa Cebu, ngunit papunta sa airport, biglaan siyang sumaglit sa isang proyektong pabahay para sa mga mahihirap upang mabigay ng isang sorpresang inspeksyon na mahilig niyang gawin. Naghihintay sa Lahog Airport ang matandang dating Pangulong Osmeña upang ulitin ang kanyang naunang pakiusap sa Pangulo. Kung maaari, magpalipas na ng magdamag sa kanyang tahanan at umalis na lamang ng maaga kinabukasan. Maggalang na tumanggi ang Pangulong Monching. Marami raw siyang trabaho kinabukasan sa Maynila. Kaya sumakay siya sa eroplano. Ay 13 na sumakay dito at lumipad na kasama ng ilang mamamahayag at opisyal ng pamahalaan alauna ng madaling araw, March 17, 1957. May isang Chinong manghuhula ang minsan tumungo sa palasyo upang bigyan ng kwidaw ang Pangulo. Ipinapakita raw ng kanyang mga bituin na ang kanyang pag-angat at pagbagsak sa kapangyarihan ay magiging simbilis ng isang bulalakaw. Here today, gone tomorrow. Nung madaling araw na iyon, isang liwanag ang sumabog sa dilim ng gabi sa bundok Manunggal sa Cebu. Tulad ng isang bulalakaw, wala na ang kampyon ng karaniwang mamamayan, namatay na naglilingkod sa sambayanan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bay. And that was Xiao.